All right, guys. So, isa na namang episode for weapon, and we're going to build a weapon from their website. So, as you can see, makikita lahat ng products sa website ni weapon. So, if nakita nyo na yung mga previous episode, alam nyo na yung agenda natin for this. So, titignan natin lahat ng designs and styles. So, ngayon, naka-weapon helmet ako. Attack helmet. So, napaka-safe ng feeling ko. So, ayun. Recap ko lang. Episode 1, we discuss all the weapon frames. Episode 2, we discussed all the forks. And then, sa episode 3 ng weapon episode natin, we discussed cranks and crank rings. Okay, so crank sets. And episode 4, for the hubs. So, maraming hubs sila. So, bubuo tayo ng bike, budget build, and premium build or elite build. So, yung mga mamahal na piyesa ng weapon and yung mga budget piyesa ng weapon. So, for this episode, episode 5, we're going to discuss stem, handlebar, and hydraulic brakes and grips. Okay? So, ito lahat yung mga nakikita mo sa harap mo. Okay? Stem, handlebar, hydraulic, at saka grips. So, tara, check natin yung website nila. So, punta tayo sa products. Stem. So, where's the stem? Ayun, stem. Handlebar. And hydraulic brakes. Meron din sila. And lastly, yung grips. So, yung weapon natin, all weapon components to. So, ayan yung makikita sa website nila. Oh. So, sobrang dami. Lahat ng parts almost meron ng weapon. Okay? So, visit nyo yung website nila. So, weaponbike.com at makikita nyo din to kung gusto nyong pumili muna bago kayo pumunta sa Shopee or sa shop ng weapon. Alright? So, for the stems, ayan, ang dami niyang stem, oh. So, meron siyang ambush, dagger, fury, killer, made for war, predator, savage, storm, animal, and beast. So, yung beast, yun yung limited edition colorway nila. So, tara, open at... Oh, ba't ayaw ma-open ito? So, open natin lahat ng mga stem para makita nyo yung presyo. Tapos mamaya, i-excel natin lahat ng presyo para makita natin yung cheapest and yung mga specs nila. Alright? So, load lang natin. So, ito yung ambush stem. Ayan, no? So, meron siyang different designs. Black, white, black, blue, and red. Okay? So, sa website, check nyo lang yung specs. Makikita nyo kung ano yung mga dimensions. Length nito is 45 and weight is 200 grams. So, lalagay din natin yan sa Excel. And if meron kayong build na weight weenie build, nakalagay doon yung mga pinaka magagaan na pyesa ng weapon. So, i-share ko yung Excel file ko sa inyo after matapos ng series. Okay? So, that's the ambush stem. Next, dagger. This is $15. So, naka-dollars pa siya ngayon and we're going to convert it sa peso na lang. So, ito yung dagger. Medyo mahaba siya. 70 to 80 mm and 150 grams. So, medyo magaan. So, same. Ayun. Meron siyang negative 25, negative 30. So, pwede rin. Parang pwede to sa road bike nyo, guys. So, ayan, iba-ibang specs niya. Negative 17. Kikita nyo dito sa gilid. Okay? So, hindi lang sa haba, meron din siya lang mga degrees information.
Okay, so next we're in the Fury stem, nas $18 siya. So meron siyang blue and red. So medyo mabagal lang yung website ng weapon kasi usually yung website kapag puno siya ng pictures and videos, medyo bumabagal siya. So itong website ng weapon, ang dami niyang picture tsaka may mga video pa siyang nag-autoplay. Ayan ang weapon na ano, Fury. So ganyan. So if type niyo yan, $18 siya. So ito naman yung Predator stem. Meron siyang blue and black. Okay? $20. And 200 grams, 50 mm ang haba. Next is Made for War, isa lang yung design niya, $8.99. So ito yung pinaka entry level nila, 45 mm. So yan yung design niya. So sorry if naririnig niyo yung washing machine ko. Now, this is the Killer stem. So Killer stem, meron siyang red and blue and black, white and black, silver. Ah, okay. So usually yan ang colorway ng weapon eh, onti lang. Blue, red, black, white. Pero yung binuo kong bike is medyo goldish. So medyo unique siya. So nakachamba ako ng mga parts. So end of the episode, papakita ko yung bubuuin kong bike, then papakita ko siya in actual. Okay, so Savage stem is $21. Parang ito minimalist ano shape. Astig. And lastly, hindi pa pala. Sa Storm stem, $12, isa lang yung design niya. So pwede niyo din kayong pumunta sa Shopee. And lastly, the Animal stem with blue and black. Ayan. Oh, ito pala yung pinaka limited edition na oil slick version, the Beast. Basta lahat ng component na Beast, oil slick 'yan. So plano ko din bumuo niyan. Okay, so 'yan na ang stem. Nakita nyo na lahat ng stem, guys. So, now, let's proceed to handlebars. Okay? So, meron siyang anim na handlebars. Let's open all of them. Ayan. Habang niloload. Okay. So, unang handlebar is the Ambush. So, ito yata yung gamit ko eh. $16. Meron siyang red stripe, white stripe and blue. Okay, so 350 grams siya. So lista natin din yung mga weight. Okay, and ayan, no, may mga design siya. So kung type nyo yung design, pwede nyo bilhin to, pero ako gusto ko yung mga walang design, all black. Ayan, all black tayo. So yan yung kukunin natin. So this is the animal frame. So meron siyang paangat. So yung mga riser, gusto nyong mas rise, mas naka-rise yung ano nyo, stem. Ito, high rise siya. Wait lang. Excuse me. So high rise naman tong animal. So almost same design, pero mas marami siyang parang mga white stripes here. Okay, so ito naman, Predator, hindi siya high rise. Medyo pa straight siya na paangat sa gilid. So ayan yung mga design niya, oh. Ang ganda ng blue. Oh. Ayan yung weapon, Predator, $12, 350 grams. Magkaka-same sila ng weight actually. Oh, ito meron weapon loop handlebar that cost $18. So meron din ng weapon 'yan. Ayan, all black, oh. Ganyan kaya ako. And again, the Beast colorway, which is the oil slick, $18. So hindi ganun kamahal yung mga components ng weapon. Alright? And meron din Savage handlebar, parang paangat din, parang pa-smile. So meron silang riser and meron silang straight and medyo paangat. Okay? So those are all the handlebars
from weapons. So you can visit the website or review this video. So sa hydraulic brakes, meron din silang tatlo. Force 1, Force 2, Force 3.0. So this is just the levers, I think. Check natin yung specs. Oh, so para maangas yung ano nyo. So pag naka all weapon components kayo, maangas pag naka ano rin kayo. So ayan, hydraulic siya, may mineral oil. So may 1-year warranty. So don't worry guys. Mabait ang weapon sa warranty. Kahit bilhin niyo sa store, pwede na lang i-escalate sa main office. Kahit bilhin niyo sa online, better bilhin niyo siya sa weapon website mismo. Huwag yung mga China na mga website kasi baka pag napeke kayo, tas nasira, sisiraan niyo na naman ng weapon. Kaya make sure you purchase it directly sa retail ano nila, shops or sa main shop ng Weapon Philippines. So let's just compare these three. So yung 1, 2, 3, pamahal ng pamahal. 1 is $24, 2 is $32, and lastly, $45 for the hydraulic brake. So 650 grams. I think mas pagaan ng pagaan. And mas matibay. Siyempre, pag mas mahal binili nyo, mas matibay yung ano nun, pagkakagawa. And yung pagkaka-design. And pag mas mahal, mas magaan. Yun din yung logic sa cycling. Lalo na sa brand. Pero itong tatlong to, pare-parehas lang ng brand. So, yun na yun. Mas mahal, mas magaan, or mas durable. Okay? Pero meron din silang option for cheap build and high-end build. Okay? So, para marami kayong choices. So, those are the hydraulic brakes. Now, lastly, we're going to go to the handlebar grips. So, ito yung handlebar grips nila. Sobrang dami. So, weapon is like makakabuo ka ng whole bike sa components. And, ayun, meron silang attack version. So, may mga names yan eh. Optimal with bar end, race handle grip, wave handle grip, Rubik's, rush, hammer, quest, and control. So nasa quest na tayo. Okay, so check natin tong una. Ayun, daming colors, oh. So $8 estimate. So madami siyang colors dito, syempre. Pwede niyo siyang ilagay sa ibang bikes. May purple, pink. Ang kulo. Sana pala purple na lang nilagay ko, no. Anyway, ayos lang 'yan. Astig yung purple nila. 150 grams. Ito, walang description optimal, pero alam nyo naman, if ganyang klase, yung mga nangangawit yung kamay, pwede nyo bilhin yan. So, ito yung may ano, bar end. Kung may gusto kayong isabit dyan, or pwede nyo hawakan yung gilid if nangangawit na kayo. That's the purpose of the bar end. 350 grams. Itong race handlebar grip, okay din. May blue and red and all black. Itong wave. Dalawa yung color ng wave. Ito yung Rubik. So, ito yung cheapest, I think, for the cheap build natin. So, meron din ang weapon yan, guys. So, same colorway as kanina. Itong rush, ito yung malambot sa kamay. Ganda nung pagka-blue nyo. And hammer, parang Ori grip, oh. Parang Ori grip ang style niya, guys. So, ito yung Beast colorway. Magkano to? Walang nakalagay sa website. Check nyo na lang sa Shopee. And Quest handle grip. Same as kanina. Okay. So, ito yung control. Alright. Okay. So that's about it for this episode. So we tackled again stem, handlebar, and hydraulic and grips. So next episode we're going to discuss the pedals, the seat post, and the saddle. So yung mga nasa likod naman. So ngayong episode sa harap, next sa likod. All right? Oh, hindi pa pala tapos. So papakita ko ngayon yung Excel natin.
So ayan, ayan yung Excel natin ng build natin. So sa stem, dito tayo mag-focus. So ang cheapest is made for war, and the the most expensive one is the nawala. Naghang. Wait lang. Ayun pa naghang. Kailan tayo naka-live? Ayan, yung killer. So, 150 grams. Yun yung stem na ano natin, build. Elite yung green, yellow yung budget. Now, sa handlebar, ang elite is yung animal and predator yung ano, cheapest. So, $17 compared to $12. And yung hydraulic brakes, syempre, yung force 3.0 yung mahal and 1 yung mababa. And sa grips, itong dalawa. Itong dalawa yung pwede nyo pagpilian na build. Okay? Pero, again, self-preference. Kung ano yung type yung design at looks, pwede nyo bilhin. Ito lang yung gagawin kong build. Okay? Alright, so see you next episode, guys. Ride safe. God bless.